Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Daniela couldn't hate herself more. Daig pa niya si Carla sa ginagawa at ipinapakita niya. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya masasaktan. She couldn't function properly. Madalas niya naiisip si Redentor at tuwing ay naiiyak siya. Hindi niya gusto ang mangyayari sa kanya, pero wala siyang kontrol sa emosyon. Pakiramdam niya ay ninakaw nito ang lahat ng tapang at tatag niya. Ayaw niyang maging iyakin dahil lang sa isang lalaki. Nagsasawa na siyang marinig ang pagtatanong ni na Dominic at Santino kung okay lang siya. She was obviously not okay. Paano pa niya maibabalik ang lahat sa dati? Napakarami niyang maling nagagawa sa trabaho. Pilit na inibala ang ipinapagod sa sarili para hindi na siya gaano mag-isip. Mommy, panoorin natin si Daddy. Busy si Mommy Santi. Mommy, sige na, please. Please, please, nood na tayo, please, Mommy. Mommy, bilis na. Mag-uumpisa na program ni Daddy, hurry! Napapikit siya ng mariin. Santi, si Mala na lang isama mong manood. Gusto ko ikaw, Mommy. Hindi mo na ako love. Nagulat siya nang malat na niyang nasa entertainment room sina Dominic, Violet, Mindy, Nana Marilyn at Malen. What's going on? Nanonood lang ng balita. Ngiting-ngiti si Violet pero walang sinabing anuman. Si Nana Marilyn itutok na tutok ang mga mata sa TV. Tila may alam ang mga ito na hindi niya alam. May kakaibang nangyayari pero parang walang balak magsabi ang mga kasama niya. Muntik na siyang mapabulalas ng iyak nang mag-umpisa ang programa ni Redentor at bumungad ito sa television screen. Kung wala lang marahas siyang kasama, baka nahaplos niya ang screen. She felt weird. Something was definitely wrong. Napansin niya na hindi lang ang mga kasama niya ang weird, pati na rin ang nagbabalita sa TV. Redentor looked so nervous. Ilang beses ito nag-stutter na hindi niya karaniwang nangyayari dito. Before I say goodnight, please lend me a few minutes of your time. Sabi nito na halatang halata ang nervyos. His eyes burnt with sincerity. Juana Daniela Cliofe, I love you. I think I've been in love with you from the moment I first laid eyes on you. Will you forgive me? Will you give me another chance? Will you marry me? Napuno ng pagsusumamo sa mga mata. Nalaglag ang kanyang mga panga. Pakiramdam niya ay luluwa ang kanyang mga mata. Tama bang naririnig niya? Did Redentor just propose on national TV? Yehey! Bulala si Santi. Tumabi ito sa kanya at may inilabas sa bulsa ng cargo shorts ito. Isang velvet jewelry box. Isuot mo na, Mommy. That's all for tonight. Thank you and good night. Nakatitig lang siya sa kumikinang na diamante sa singsing at hindi malaman ang gagawin. Inabangan ni Daniela si Redentor sa labas ng bahay nila. Ngayong nakahumana siya ay galit na galit siya. Akala ba nito'y makukuha siya nito ng ganoon-ganoon lang? Pagkatapos siya nitong tanggihan, mag-propose ito sa TV. Ha, ang kapal ng mukha. Masayang-masaya si Santino kaya hindi niya maipakita ritong iritasyon. Si Nana Marilyn inaghahanda na ng mga pagkain dahil magse-celebrate daw sila. Kaagad niyang sinalubong si Redentor pagkababang pagkababa nito ng sasakyan at pinadapuan agad ng mag-asawang sampal. If he thought he would easily get away with everything, he was wrong. Okay. I deserve this. Flowers for you, honey. How dare you pull a stunt like that? Wala kang karapatang saktan ako ng paulit-ulit, Redentor. You've done enough. I hate you. Let me go. I'm not marrying you. Never. You had your chance and you blew it. No, Redentor. You're not having me. I'm sorry, Danny. I know why you're upset. Okay lang kung hindi mo tanggapin ngayon ang inaalok ko. Maghihintay ako hanggang sa tanggapin mo uli ako. I'm really so sorry. How dare you? I hate you. I love you. Liar. I'm not lying. I love you so much. So much that when I see you, my heart bursts. I wanna be with you. Gusto kong buuin ang pamilya natin. Pinababa ko ng gustong sarili ko dahil sa'yo. I asked you to marry me and you said you can't. Alam mo ba kung gaano yun kasakit? Alam mo kung gaano kahirap para sa akin na gawin yun? Kinalimutan ko ang lahat ng pangako ko sa sarili ko. Nilabanan ko ang mga takot ko. Handa ako makipagsapalaran. Umasa ako na iba kakaedad. Umasa ako na magiging masaya tayong magkasama.
I was starting to have faith in you. Nagtiwala ako na hindi mo ako lolokohin at sasaktan, na baka mahalin mo ako habang buhay. I'm so sorry. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. You don't know how much I wanted to say yes. Hindi mo lang alam kung gaano ko kagusto matali sa'yo. I want to be with you for the rest of my life forever. Gusto kita hindi lamang dahil kay Santi. Gustong gusto kitang pakasalan dahil mahal na mahal kita. Hindi mo lang alam kung gaano ako nasaktan. I felt like I was going to die. Then why did you marry me when I asked you? Because of Tindong. Dahil mahal ko rin ang anak ko. Ayoko mamili sa inyong dalawa, pero hindi ko na alam ang gagawin ko. Sinabi nito sa kanya ang naging pag-uusap nito at ng anak. Masyado siyang lulong kay Redentor at hindi niya gaanong naisip ang kalagayan ni Dingdong. Nag-usap uli kami ng anak ko. Gusto niya maging maligaya tayo sa piling ng isa't isa. Hindi ko pa rin madesisyonan kung tama nga itong ginawa ko. Pero mababaliw na yata ako, Daniela. I have to be with you. I want you to be mine. I love you so much. Sino'y sumagot natin ang tawag ko? Ariana, my friend's wife. Sinadya ko talaga yun. I'm sorry na mga panahong yun ay litong-lito ako. Si Sheila? What about Sheila? Hindi mo na siya mahal? Sheila is married. Alam mo naman na yun. Bumalik siya rito dahil nais niyang makilalang anak niya. Matagal din niyang pinigilan ang kanyang sarili dahil sa matinding guilt. Pero na-realize daw niya na walang mangyayari kung patuloy siyang iiwas. Maayos ang relasyon nilang mag-ina. Regular ang pag-uusap nila sa telepono at Skype. Ang alam ko, bibisita sa Amerika si Dingdong sa susunod na taon. Matagal ko na siyang napatawan at inintindi. May mga tao sigurong ganun. Ayoko na siyang husgahan. I'm so over her a long time ago. Hindi ko na maalala ang pakiramdam na nagmamahal sa kanya. All I know is how much I love you. Mahal mo ba ako, Danny? Niyaya mo ba ako magpakasal dahil mahal mo rin ako? O iniisip mo lang ang pakakanan ni Santi? Ano sa palagay mo? I-analyze mo maiki. I don't sleep around, believe it or not. Bakit sa palagay mo bakit hinayaan kitang angkinin mo ako? Alam mo rin na ayoko na sana magpakasal at itali ang sarili ko sa isang lalaki. Why do you think I ask you to marry me? Why did I suddenly want marriage? Bakit ko nilabanan ang takot ko at mga pangamba? Kung hindi pa nito alam ang sagot sa tanong nito, ay babutukan na niya. I wanna hear it, Danny. I need you to hear it, to say it. Kailangan ko pang i-anunsyo sa national TV? God, Danny, why can't you just say it? I'm dying here. Later, hinihintay ka na ng anak mo, nasa kanya pang singsing na ipinapabigay mo, kanina pa niya pilit na ipinapasuot sa akin. Natatawang ina kay siya nito papasok sa loob. Congratulations! Kapwa sila nagulat ni Redentor pagpasok nila dahil doon sa pagbati ng pamilya. Tumatalon-talon sa tawa sina Sinting at Mindy. Give me the ring, Santi. Their son's face glowed from happiness. I'm happy, Mommy, Daddy. We are. I love you. Sino mag-aakala na ikakasal din palang matandang dalagang ate? Mauna ako sa'yo. Hindi pwede. May mga plano na kami ni Violet saka mas astig yung proposal ko. Baka buntis ako. Talaga? Ayaw mo? Gustong gusto. Gustong gusto. I want a daughter. Ang daya? Hindi pwede. Mauna ako, ate naman. Mas matanda ako sa'yo. Ano magagawa ko kung nakalimutan na naman niyang gumamit ng protection ng may nangyari sa amin? Nagkataon pang fertile siya noon. Masyado pang maaga para makumpirmang hinala niya. Pero most likely ay buntis siya. Thank you. I love you. Love you too. Taimtim niyang ipinalangin na sana'y mahanap din ni Dingdong ang babaeng makakapagpaligaya rito. Magiging lubos ang kaligayahan nila ng ama nito kapag naging masaya na rin ito. She would have faith in Redentor and their marriage. Hanggang mahal nilang isa't isa at buong tiwala nila sa kanilang pag-iibigan ay hindi mangyayari ang kinatatakutan niya. Salamat po ng marami mga kafelisidad sa walang sawang pagtangkilik sa aming kwento. Sa uulitin po,